Nasa kalagitnaan po ako ng Ilican City to Talakan Bukidnon Highway, mga 126 kilometers. Nasa gitna ng bundok dumadaan. Hindi po masyado nadadaanan to. But something caught my attention. Along the way, nakita ko tong pamilyang ito. At napansin ko walang kuryente, walang tubig. So I decided to get off and talk to these people. Gusto ko lang malaman kung kamusta ang buhay ng ordinaryong Pilipino sa mga liblib na puok ng ating bansa. Gusto ko lang malaman kung naiintindihan ba nila na may gobyernong nagmamahal sa kanila. Ito po ang ating gawain ngayon. We have to discover how Filipinos in the hinterlands live and whether government has touched their lives. So kining imong pagpanghagot, doon na pa kay porsyento? O apil na may isang trabaho ni Munay? Apil na ni siya, sir. Kay karon pa man pud ni na kanira mang mga ingani kay na may klase nga among itanom ani otro putian siya. Oo. Kay kani siya mas ubos mong ni presyo, sir niya. Ah, kani pulahan ni kaning kani pula ni siya. Unsa kani siya magintanaw ba ni? Mao ni siya kaduhang klase sa kwan. Ang first class yun ang ana sir o. Ana nga baka puti. Oo, kana ano. Unsa na nga variety? Inusa? Mo na siya putian lo na siya diri. Putian, oo. So, diri na siya daan? Diri na na siya. So, wala kay TV? Wala po, sir. Unya, unsa ang pag-eskwila sa mong anak? Wala na may eskwilahan da, sir, pero ihatod-hatod lagi. Nakay motor? Na, utang. Nakautang ka motor? Ongi, kuha na isyuhan ko sa mga galon, 15 mil ang kuha lagi. Ang kana siya nga Rusi 15 mil motor. Ah Rusi nga motor nya hulugulugan nimo hulugulugan lang aha unsa ka duol ang imong silingan kana diha daghag balay mo diha din babaw kato sa taas Tuwa dito turansin dito makita pero kadaghanan sa yuta sa imong agalon lasang pa lasang diri kana diha na apilo na diha so wala ba ka magdamgong nga makaabtan og kuryente ni imong lugar? Wala mo gay. Dugay pa siguro, no? Dugay mo siguro. Sir. Kaya pila ra mo ka pamilya diri. Dagan-dagan mo no. Wala pud mo itubig pud no. Tubig. Mga kaibigan, si Lorenzo Dejos, isang ehemplo ng isang Pilipinong hindi paabot ng gobyerno. Of course may kalsada, but the basic services expected from government have not reached people like Lorenzo Dejos. At hindi lang po si Lorenzo Dejos actually ang Pilipinong namumuhay ng tulad niya. Marami pa pong mga Pilipino sa liblib na lugar sa ating bansa ang hindi pa naabot ng ating gobyerno. Kaya alam nyo, ito yung isang masakit na katotohanan. Samantalang yung iba sa atin sa syudad ay nagre-reklamo sa kaunting hirap, kaunting pagkukulang ng gobyerno, eto yung mga tao tulad ni Lorenzo Dejos na namumuhay lang, walang reklamo. 4,000 pesos a month pinagkakasya. Hindi nagre-reklamo. And I think eto po yung gusto kong mapaabot na mensahe sa ating mga kapwa taga-gobyerno. Marami pa pong mga Pilipino ang mga nasa liblib na puok na hindi pa nakakaramdam ng tunay na pagmamahal at pag-aaruga ng gobyerno. Huwag nating sayangin ang panahon. Umiikot tayo. Tignan natin itong mga taong ito. Narinig ninyo ang kwento ni Lorenzo Dejos. Isang manggagawa, tumatanggap ng 4,000 isang buwan. Kontento sa buhay, may mga pangarap siya para sa kanyang mga anak. Pero hindi siya nagre-reklamo. Pilipinong namumuhay sa liblib na puok. Walang kuryente, walang tubig. And siya po yung ehemplo ng Pilipinong hindi pa abot ng ating pamahalaan. Nakita nyo rin ang malawak na kapaligiran. The vastness of Mindanao. At walang tao. So dalawang mensahe po ang aking papabot. Both for my fellow workers in government and for people who would like to help our country move forward. Unang-una, mga kasama sa gobyerno, marami pang mga Pilipino
sa liblib na puok ng Pilipinas ang hindi nakakaramdam ng totoong pagmamahal, pag-aaruga at serbisyo ng gobyerno. Huwag nating sayangin ang panahon at huwag nating aksayahin ang pera. Let us reach out to these people. Let's walk an extra kilometer to reach out to these people. Let's make them feel that government cares for them. It is our moral obligation. Pangalawa, doon sa mga nagsasabing walang future ang agriculture sa Pilipinas, tingnan niyo kung gaano kalawak itong lupain na ito. Tingnan niyo kung gaano kalapad ang Mindanao. Nasa gitna po ako ng Mindanao. Kaya ang kailangan lang natin gawin, let us focus our attention, our resources, our work on developing the countryside. We could produce enough food for this country if only we focus our resources to the rural areas so that in the future, we won't be seeing people like Lorenzo Dejos, people like those women, our wives and daughters who have to leave Mindanao to work abroad, exploited. Sana dumating ang panahon na hindi na mangyayari yun. Let's create jobs in the countryside by focusing our resources in the development of the rural areas. This is the way forward. This is my dream for the Philippines, and I hope that you will share this dream. Sa ngalan po ng Mindanao Development Authority, ako po si Secretary Manny Piñol, nagsasabing, there's a bright tomorrow and hope for the Philippines.